Nahihirapan din ba kayong maghanap ng nagtitinda ng fried noodles? Pwes, ito na yung sagot sa cravings nyo. Pwede na kayong gumawa ng sarili nyong fried noodles sa napakamurang halaga. Sa halagang 120 pesos, maaari na kayong makagawa ng 10 cups na fried noodles. Kaya tara na, samahan nyo akong magluto. Bago tayo mag-fried ng noodles, gawa muna tayo ng teriyaki sauce. Ang ingredients ay 2 cups of water, 1 half cup of sugar, 1/3 cup of soy sauce, at maglagay din kayo ng 2 tablespoon cornstarch para sa pampalapot at kapirasong luya. Pagsamasamahin ito at pakuluan sa mahinang apoy. Habang pinakukuluan, patuloy nyo lang itong haluin hanggang sa lumapot ito. Pwede nyo dagdagan yung cornstarch kung gusto nyo pa na mas malapot yung teriyaki sauce nyo. At kapag okay na, set aside nyo muna. Ang pangalawang sauce naman na gagawin natin ay sweet chili sauce para sa mga mahilig sa maanghang. Ang ingredients ay magpakulo ng 2 cups of water, then maglagay kayo ng sili. Depende na sa inyo kung gaano karaming sili. Kung gusto nyo maanghang, mas maraming sili. Kung medyo maanghang lang gusto nyo, mga 2 o 1 lang yung sili na ilagay nyo. Pagkatapos nyo pakuluan ng 5 minuto, pwede nyo itong i-blender. Kaso dahil wala kaming blender, dinikdik ko na lang ito. Pagkatapos nyo itong madikdik, ibabalik na natin doon sa pinagpakuluan na tubig kanina. Papakuluan ulit natin ito sa mahinang apoy lang. Sunod na ilalagay ay bawang. Patuloy lang itong haluin habang pinakukuluan. At sunod na ilagay ay ang 1/3 cup of sugar. Susunod ay maglagay ng 1/3 cup of vinegar. At maglagay din ng 1/4 teaspoon ng salt. Haluin lang itong mabuti at hintayin kumulo. Pagkatapos kumulo, pwede nang ilagay ang 1 tablespoon ng cornstarch na hinalo na sa tubig. Pakuluan nyo lang ito hanggang sa lumapot. At ready na ang ating sweet chili sauce. Pwede nyo na itong isalin sa lagayan. At susunod naman, ang ating gagawin na ay magpa-fried na tayo ng noodles. Itong noodles na gagamitin ko ay Good Life Egg Noodles. Hindi ito sponsored pero baka naman. Yung malaking pack ay nagkakahalaga ng 67 pesos at yung maliit ay nagkakahalaga ng 33 pesos. So, ang ginamit ko muna yung maliit na pack. Itatry natin kung gaano ba karami yung pwede nating magawa gamit yung maliit na pack na Good Life Egg Noodles. Ang una munang gagawin ay pakuluan ng noodles. Hindi ko ito in-overcook dahil mamaya i-fried pa natin to. Baka naman masobrahan na sa luto, hindi na masarap yung noodles, kaya huwag nyong i-overcook yung noodles nyo para masarap pa pag pinride natin mamaya. Pagkatapos pakuluan, i-drain lang ito at hugasan lang ito gamit yung tubig sa gripo. Next naman ay ang toge. Itong toge ay nabili ko lang ng 15 pesos. Yung una nyo munang gagawin, hugasan nyo muna ito mabuti. At pagkatapos, tanggalin nyo yung mga green pa dun sa toge kasi yun yung pinagbalatan dun sa munggo. Next, kapag nalinis nyo na at na-drain na yung noodles,
pwede nyo na itong ilagay sa lagayan. Ito kasi sa akin, may mga lagayan dito kaya dito muna nilagay. Sayang kasi yung lagayan na to sa bahay. Tsaka para wala na rin hugasin. So, una ko muna ang ginawa, nilagay ko muna yung noodles. Tinantya ko muna kung hanggang ilan ba yung kasya dun sa maliit na pack ng noodles. Pagkatapos nyo malagay yung noodles, ilagay nyo na sa ibabaw yung toge. Sa maliit na pack ng Good Life Egg Noodle, nakagawa na ako ng 10 cups ng lulutuin para sa fried noodles. Marami-rami na ito para sa merienda. Marami pang matitirang toge dyan, pero mamaya pwede nyo naman yung idagdag habang fina-fried nyo na yung noodles. Sa murang halaga, hindi na tayo mabibitin dito sa fried noodles na to. So kung nagki-crave ka, simulan mo na din magluto nito. Dahil tapos ko na paghati-hatiin, ready na tayo para mag-fried ng ating fried noodles. Una, maglagay lang kayo ng unting mantika, then ilagay nyo na yung toge at yung noodles. Dahil marami pang tirang toge kanina, pwede nyo idagdag dito yung toge para hindi naman masayang yung mga natirang toge kanina. Siguraduhin nyo lang na mapaghiwa-hiwalay nyo habang piniprito nyo para ma-fried talaga yung noodles. Then takpan nyo. Kung gusto nyo ng mas malasa pa, pwede nyo naman lagyan ito ng toyo habang pina-fried nyo. Pero sa akin kasi okay na yung lasa ng teriyaki sauce, kaya hindi ko nalalagyan ng toyo. At ito, ready na ang ating fried noodles. Depende niya sa inyo kung gusto nyo pang mas tostahin yung noodles, pero sa akin sakto na yung ganito. Then, ito na matitikman na natin, lalagyan na natin ng teriyaki sauce. Sa akin, ito yung pinaka-favorite ko. At kung gusto nyo naman na maanghang, ito naman ang ating ilalagay, ang ating sweet chili sauce. Sulit na merienda ito sa napakamurang halaga. At syempre, para best ang ating fried noodles, dapat samahan nyo na din ito ng siomay. The best talaga yung combination ng fried noodles at siomay. Nakakagutom, di ba? Tara na, gawa ka na rin ng fried noodles sa bahay nyo. Sulit na sulit ito sa napakamurang halaga. Huwag ka na magpigil. Bumili ka na ng ingredients at sundin mo lahat ng process na ginawa ko. Maraming salamat sa panonood ng vlog na ito at sana huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Maraming salamat! Tara, kain na tayo!